The maid helped her to put their luggages at the back compartment of their car. Kunti lamang ang mga gamit na iyon, kaya mabilis lamang na ihanda ang lahat at nailagay sa sasakyan. Bumalik siya sa loob ng bahay upang i-check ang iba pa nilang gamit. Parating na rin si Jerry dahil tumawag sa kanya kanina na maghanda na daw siya. Pabalik na kasi sila sa isla ngayong hapon. Hindi pa niya nababanggit kay Jerry ang sasakyang nakita niya kaninang tanghali sa harapan ng bahay nila. Pero magpahanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng kakaibang kaba na hindi niya alam kung para saan at bakit. Idagdag pa na hindi pa tumatawag ang mami niya kung nakauwi na ba ito mula kahapon nung umalis ito ng bahay nila pagkatapos makapananghalian. Inisip na lang niya na baka nakauwi na ito pero hindi lang makatsyempo na tawagan siya dahil sa daddy niya. Atin narito po sa attorney, ani ni Patty habang inaayos niya ang baby bag ni Von. Binitawan niya yon. Inabot niya kay Patty ang feeding bottle na nilalagyan niya ng tubig. Pakiayos ito. Tumangulang si Patty. Bumaba siya sa salas. Ang buong akala niya ay kasama ng asawa niyang abogado. Kaya nagtaka siya kung bakit nasa bahay nila ito at hindi kasama si Jerry. Good morning, Mrs. Reyes. Ani Ruth Rosales, the very prominent business tycoon and the best lawyer in town. Sikat ito sa napakadaming kaso na nahawakan nito at lahat ay naipanalo nito. Lumapit siya dito. Wala pa si Jerry, attorney, pero ang alam ko parating na yon. Sabi niya, alam niyang matagal na itong kaibigan ng asawa niya, pero kahit ganoon, ay hindi niya alam kung ano nga bang involvement nito sa buhay nila. He is her husband's trusted lawyer, pero iba ang nadarama niya. Hindi lang doon nag-uugnay ang lahat. May kutob siya na may mas malalim pa. Kung ano yon, yun ang hindi niya alam. Actually, ikaw talagang sinadya ko dito. Sabi nito sa kanya, kumunot ang noon niya. Wala siyang natatandaan na nag-usap sila kahit noon. Kung magkagayon man, ay ito ang unang pagkakataon na may dahilan ng pag-uusap nila. Anong kailangan mo sa akin? Nakakunot na tanong niya. From the folder that he was holding in ay may inilabas itong papel. It's a long white sheets of paper at iniabot yon sa kanya. Nakatanga siya doon at hindi niya alam kung para saan. Ano yan? Naguguluhang tanong niya. Pinilit siya nito na abutin ang papel na binibigay nito sa kanya at saka niya yun tiningnan. From Tunville Services ang taxi na yan. Nakilala ko ng operator and the taxi driver named Juliano Fabregas, 31 years old, taga Paranaque. Hindi niya naintindihan ang mga sinasabi nito. Anong kinalaman niya sa taxi na yun? Hindi niya naman kilala ang sinabi nitong operator at ang driver na sinasabi nito. And she's not even interested. Look, attorney, I don't get this. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kahit minsan hindi ako sumakay sa taxi na yan. I know, dahil hindi kami hinayaan ni Jerry na sumakay sa taxi. Aniya, na nakakunot pa rin ang noo. Tumango si Ruth. Understand, Mrs. Reyes. Bumuga ito ng hangin. Muli itong tumitig sa papel. Pagkatapos, ay may ipinakita muling litrato. A photograph of a crash car. The car was work and mukhang hindi aksidente ang dahilan. Around 1 in the afternoon yesterday, Juliano found dead. Napasinghap siya. God! Naibulalas niya. Tiningnan niyang mabuti ang litrato. At sa hitsura niyon ay malabong ang mabuhay kung sino man ang lulan doon. And according to the security team sa labas itong village, dito huling nakita ang taxi and the driver. And based sa investigation, residential security nyo ang nagpatawag sa taxi na to, exactly 12 noon. Diretsyong sabi ng abogado, doon na tila nagrambulan ang dibdib niya. Tumawag siya ng security para ipakuha ng taxi ang mami niya kahapon. Ganoon din ang oras. Ma'am, narito na po ang taxi. Ani ng gwardya.
Kailangan ko nang umalis. Hindi alam ng dad mo na umalis ako ng bahay. Ayoko magduda siya. Paalam ng kanyang ina sa kanya. Humalik ito sa pisngi niya. Sandali pa lang silang nagkakasamang mag-ina. Heto't aalis ito kaagad. Nangihinayang man siya, ay ayos na rin. At least nagkasama sila ngayon. Nagpatawag ako ng taxi. Kahapon dahil narito si Mommy. Kanda utal-utal niyang sabi. Tumango-tango ang abogado. Kalmante ito at tila alam na nito ang lahat ng sasabihin niya. Kaya naman kakaiba ang kabang na darama niya. Tila pangangapusan siya ng hininga at magdidilim ang paningin niya. Nararamdaman din niyang pagpapawis ng mga palad niya. Nasa custody ng pulisya ang kaso nito. Unfortunately, Juliano Fabregas didn't make it up to the hospital. Namatay siya sa ambulansya pa lang. May malamig na hangin na bumalot sa paligid niya. Tila binubulag siya ng mga luhang namimigat sa mga mata niya. Yung pasahero niya, anong nangyari? Nauutal na niyang tanong. Mahigpit niyang hinawakan ang mga palad. Pilit na pinatatatag ang sarili. Another photograph is shown to her. At halos panawa na siya ng lakas. Her mother was lying in the thick marble bed at nababalutan ng puting tela ang pangibabang bahagi ng katawan. Her eyes are tightly closed, maputla at nangungulubot ang hitsura. Nawala ng saya ang mukha nito. Gaya ng taxi driver, hindi umabot sa hospital si Mrs. Montalvo. 2 shots in her head and 16 bullet shots in her chest. Ang bush case ang kinilabasan ng insidente. No! Hindi yan totoo! Isa-isang tumulo ang luha sa mga mata niya. Tila siya nauupo sa kandilang napaupo sa carpeted floor. Safe yung nakauwi. Hindi siya yan. She denied to herself. Hindi niya lubos maisip na ang una nilang muling pagkikitang mag-ina ay siya na rin palang huli. What are you up to? Tell me! Bakit mo sinasabi mga yan sa akin? Galit na tanong niya sa abogado. Humawak ito sa braso niya pero agad siyang pumiksi. Calm down, Mrs. Reyes. Nandito lang ako to inform you about the incident at kung anong balak mo sa kaso. Ikaw ang huling nakausap ni Mrs. Montalvo and you are one of the biggest part to solve this case. So please cooperate. Cooperate? Naririnig ba nito mga sinasabi sa kanya? How can she cooperate kung hindi naman ang mami niyang sinasabi nitong na-ambush? I'll be fine, anak. Ikaw mag-iingat ka palagi. Ingatan mong apo ko. Kapag namatay ako at nalaman kong pinabayaan mo si Von, mumultuhin kita. Biro nito. Napasimangot siya. Mami? Malakas pa kayo. Mag-aasawa ba si Von? Makikita niyo pang apo niyo sa kanya. Yumakap ito sa kanya ng sobrang higpit. Noon karga-karga lang kita. Ngayon ikaw ang may karga-kargang bata. Mahal na mahal kita, anak. Sa lahat ng bagay sa mundo na nabili ng pera namin ng daddy mo, ikaw ang pinakamamahaling bagay na hindi ko ipagpapalit. Napuno ng damdamin ang puso niya. Umaapaw sa saya sa kaalaman na kahit anong mangyari, ay may ina siya na handa siyang tanggapin maging sino man siya. I'm sorry, Mrs. Reyes, pero nasiguro ko mismo na si Mrs. Montalvo ang sakay na yun. Nakumpirma na yun ni Mr. Montalvo and he claimed his wife. Wala siyang narinig. Tila naging bingi siya sa mga bagay na sinasabi nito. Sinong walang puso na pwedeng gumawa nito sa kanyang ina? Sinong hayop na pwedeng kumitil ng buhay ng isang mabuting may bahay? Naalala niya ang van na nakita niya. Nasisiguro niyang sinundan niyon ang taxi na sinakyan ng kanyang ina. Pero bakit? Wala naman siyang kilalang tao na maaaring makaaway ng mami niya. Napakabait at maalalahanin ng mami niya. Kaya nasisiguro niya na hindi talaga ito ang target ng mga taong iyon. May pagpapalagay na mistaken identity ang nangyari. Naikuyom niya ang mga kamao. Bakit ang mami pa niya? Hindi pa siya nakakabawi dito. Hindi pa niya mababawi yung mga panahong iniwan niya ito. Hindi pa niya nagagawa mga gusto niya para dito.
Hindi pa niya napaparamdam na mahal niya ito. Niyakap niya ang sarili. Ang mga yakap at halik ng mami niya sa kanya, sobrang higpit at puno ng pagmamahal. Ang mga yakap nito na tila sinasabi sa kanya na kahit gaano kapangit ang mundo dala ng samutsaring karasan, ay may magandang bahagi pa rin ito. Na kahit gaano kapangit at pinagdaanan mo, ay may isang tao pa rin ang magpapaalala sa'yo na ang buhay ay maganda kung ituturing mong biyaya. Mami! Nanikip ang lalamunan niya, tila hindi siya makahinga. Ang tanging pumapatid sa kamalayan niya ay ang katotohanang patay ng kanyang ina, na matay ito na hindi man lang niya nakakasama ng matagal. He noticed the sight of a person from his peripheral vision, pero mas nagko-concentrate pa rin siya sa ginagawa at diretso pa rin na nakatingin sa plastic conifer flute na siyang nagsisilbing target. The man stood from the left firing lane habang nakatingin sa kanya at nakahalukip-kip. It's Samuel, his longtime trusted friend. Patay ng isa pang Martin. Jerry released the last bullet in his magazine at saka hinubad ang ear muff at goggles. May sarili siyang indoor firing center at kapag bakante ang oras niya, ay dito niya ginugugol ang oras niya. Lalo na kapag gusto niyang ilabas ang init ng ulo niya na hindi niya kailangan ipakita sa asawa niya. He might scare her. At kapag ganoon natatakot si May, ay iba't iba ang napasok sa utak na yun. Inaalala niya na baka maglayasan naman ng asawa niya. Anong sinabi mo? Tanong agad niya kay Samuel. Ibinaba niya ang hawak na baril pagkatapos humarap sa bagong dating. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan nila ni Samuel at isa ito sa mituturing niya na pinakamalapit na kaibigan. He also noticed his royal blue polo shirt with his navy blue pants with royal blue lining. Sinipat niya ito at napansin din niya ang leather black cycle boots na suot nito. Base na lang sa suot nito, ay alam na agad niya kung saan naman ito ngayon binigyan ng assignment. Nice outfit! May kasama pang pang-aasar na puna niya sa suot nito. Tiningnan siya na masama ni Samuel. Huwag mo kong umpisahan kung ayaw mong araw-araw kitang pagtikitan. Hinawakan na lang nito ang kalibre 45 na kanina'y hawak niya at sinipat iyon. May pulis akong nakausap. Napatay sa rumble sa loob ng bilibid si Martin. Agad na tumalim ang mga mata niya at kumuyo mang kamao. Nagtagis ang bagang niya. Iniisip niya paano nangyari ang bagay na yon. Si Samuel ang sinabihan niyang tingnan na mabuti ang lalaking yon. Kaya paanong sasabihing patay na ito? Ako dapat ang papatay sa kanya pagkatapos niya magsalita. Paanong naunahan ako? Hindi ba't ikaw dapat ang nagbabantay doon? Nagtataka niyang tanong. Naningkit ang mga mata niya at muling inagaw ang baril dito. Humalukip-kip si Samuel. Nasuspend ako. Nasa MMDA ako ngayon. At saka base sa nalaman ko, naniniwala ako na hindi basta gulo ang dahilan ng pagkamatay ni Martin. Maaaring ipinapatay na siya bago pa man siya muling sumalang sa interrogation room. Naikuyom niya ang kamao. Napatay na niya ang kapatid nito. Naalala niya noong sabihin ni Ruth Rosales sa kanya, ang kaibigan niyang abogado na paalis ng bansa ang magkapatid. Totoong nagliyab siya sa galit. Walang lugar sa mundong ito ang dalawang yon. Kung siya ang tatanungin, gusto niya unti-unti silang mamatay sa harapan niya. Unti-unti silang malagutan ng hininga gaya kung paano unti-unting napatid ang hininga ng mga magulang niya. Gaya kung paano walang awa nilang pinatay ang dalawang taong pinakamahalaga sa buhay niya. Ako dapat ang papatay sa kanya. Galit na bulong niya. Nasa tuwing papasok sa isip niya ang madilim niyang alaala, ay nananaig sa kanya ang pagnanais na maghiganti para sa mga magulang niya. Anong balak mo ngayon? He is out of the jail now, but in hell. Ani ni Samuel. Nagbuga siya ng malalim na paghinga pagkatapos ay pumasok sila ni Samuel sa loob ng private office niya. Kailangan niyang pag-isipan ang susunod niyang hakbang.
Kung nakatakas sa batas ang isang kriminal, sisiguraduhin niya na walang makakatakas sa mga kamay niya. Si Ruth nang bahala sa iba. Kontakin mo si Ruth. Gusto ko malaman kung anong nangyari sa mga barila. Utos niya, pero tila hindi siya narinig nito at tumitik si Samuel sa kanya. What? Samuel just shook his head. Inabutan niya ito ng baso na may laman na whiskey. Nothing. Nag-aalala lang ako. Now that your wife was back, may plano ka bang sabihin namang ito sa kanya? I mean, ang ipagtapat ang mga malalaking katotohanan sa likod nito? Remember, she has all the right to know everything. Pagpapaalala ni Samuel sa kanya, nilagok naman nito ang alak na nasa baso nito. Natigilan siya. Hindi na kailangan ma-involve ang asawa niya, lalo na ang anak nila. She only knows about my parents' brutal death, he coldly said. Ginisian siya ni Samuel. Wala pa sa 1/4 yun ng lahat ng nililihi mo sa kanya. Baka mas lalong magulang tanyong kapag nalaman niyang kabuuan ng lahat. Naningkit ang mga matang tiningnan niya si Samuel. Don't you dare to tell her any words and I'll wring your neck. Panganib niyang banta. Tumawa lang si Samuel. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin para pangunahan ka. Basta tatandaan mo lang palagi na mas nakakatakot kumalabit ng baril si Mrs. Biro nito. Hindi niya maproseso ang biro nito. Tila hinangin ang paligid niya at gumuhit sa isip niya ang maamong mukha ng asawa niya. Ang mga mapapungay nitong mga mata, ang maliliit at makipot nitong labi, ang tila anghel nitong mukha na umiiyak. Sir! Napalingon sila ni Samuel sa entrada ng opisina niya. Nakita niya doon ang isang niyang assistant. Tumawag po sa attorney. Naroroon daw po siya sa bahay niyo at may importante daw siyang sasabihin. Nagkatingin na naman sila ni Samuel dahil sa sinabi ng assistant niya. Must be so important ha? Sabi ni Samuel. Lumamig ang paligid niya. Hindi niya alam kung anong posibleng nasabi ni Ruth sa asawa niya at bakit siya pupunta sa bahay nila. Kung pwede naman na tawagan siya nito at alamin kung nasaan siya ngayon. What if Rosal has already spilled the tea? Pinanisikan niya ng mga mata si Samuel. He won't. Agad niyang dinampot ang cellphone at tinawagan si Ruth. Anong problema? He asked. Marahas na napabugan ng hangin si Ruth mula sa kabilang linya. Kailangan ka ng asawa mo ngayon. At may importante rin ako sasabihin sa'yo. Pagkatapos siyang marinig ang sinabi nito, ay tila dinamban ng kaba ang puso niya. Is something bad happened to her? Nag-aalalang tanong niya. Kinakabahan siya na baka naulit ang nakaraang insidente kung saan muntik itong mapatay ng isa sa mga tauhan ni Martin. Napatumbahin siya at nagpanggap na kasama sa security team niya sa loob ng kanilang bahay. Sinumpa niya na hindi na mauulit mang pagkakataon na yon. Yes, something bad happened, but not to your wife. Sagot ni Ruth sa kabilang linya. What do you mean? May kabang tanong niya. Her mother, Sharina Montalvo found dead. Hurry now, because your wife is in hysterical state. She needs you. Yun lang, at mabilis niyang binitawan ang baril at lumabas. Humabol si Samuel sa kanya. Hey, akala ko ba sasama ka sa akin? Sa ibang araw na lang, mas importanteng makauwi ako ngayon din. Hinablot niya ang susi ng sasakyan sa kamay ng assistant niya at lumabas ng firing center. Nakabuntot pa rin si Samuel sa kanya. What's the problem, dude? I call you once I'm home. Kakailanganin kong tulong mo para sa magiging investigasyon sa kaso na to. Bilin niya dito. Nakaupo na siya sa loob ng sasakyan niya at nakadungaw si Samuel sa kanya mula sa bintana. Bakit? Anong nangyari? Tanong nito. May mother found dead yesterday. Galing siya sa bahay kahapon dahil binisita niyang mag-ina ko. I don't know the exact details.
Pero aalamin ko, tatawagan kita agad for your assistance. Tinapik lang siya ni Samuel sa balikat. Yes, just let me know kung ano may tutulong ko. Nang makapagpaalam siya, ay pinahururot na niya ang sasakyan at iniwan na ito. Kailangan niyang makauwi agad at alamin ang buong pangyayari. Iuuwi na niya sa isla ang mag-ina niya ngayong araw, kaya tinawagan niya si May kanina na aasikasuhin na mga importante nilang gamit na dadalhin. Hindi na dapat mamamalaging asawa niya dito sa Maynila. Hindi niya ito gustong masaktan, at lalong hindi niya gustong madamay ito sa mga nangyayari sa paligid nila. Dahil magkagayon man, ay paulit-ulit siyang papatay hanggang sa maubos ang lahat ng taong gustong manakit sa mga taong mahal niya. Nasa entrada na siya ng village na may isenda photograph si Ruth sa kanya. Sandali niyang inihinto ang sasakyan at tiningnan iyon. Litrato yun ng ina ni May. Alagaan mong ano ko, lalo ng apo ko. Bantayan mo silang mabuti at huwag na huwag mong sasaktan. Iyon ang huling sinabi ng ina ni May sa kanya nung umagang masalubong niya yon. Kahapon idinalo pa nito ang mag-ina niya. Pero heto na ito ngayon. Litrato nito na walang buhay. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Iisang mukha ang umukit sa isip niya. May. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.